So what's up guys, so magandang araw sa inyo. So ayan, nagbibidyo tayo ng ano, gawa ni Katagay TV. So ayan o, so follow niyo siya sa YouTube niya, saka sa Facebook page Katagay TV. So ayan yung gawa niya. So 4B1 na eagle, ay 4B1 para na apple. Ayan, naglalagay siya ng mga gear sa timing gear. So ang 4B1 na apple, isa lang ang timing dito lang, lahat sa gear dito. So yan, ganyan makikita nyo, may mga letter, ayan o, letter C yan, iwan kong letter C yan, camshaft yan, tsaka letter A ay letter B yan, pero yung letter B injection pump, tsaka itong double A sa ano yan, papuntang sigunyal dito yan. Yan may letter, may do, may A din yan dyan, oh. Ayan, makikita nyo yan, may letter A din. Tsaka dito sa camshaft, ayan, ay sa camshaft pala yung letter B yan, tsaka yung sili sa injection pump doon. So yan, diyan lahat yung timing niya. Change. Taga video lang ako. So yung kay Katagay. Katagay Impier. Nagdigay na, may red horse. Red horse na mamaya. Naka red horse na yun, nagdigay na. Camshaft pa lang yan. So nagpalit to ng ano, ayan o, sigunyal, tsaka isang mounting rod kasi kumatok yan, kasi may tao yan, kumatok. So yan, 4B1 na apple. Ayan o, 4B1 para sa dyan o. So ayan, walang makina, ayan, nakabaklas. So bubuuhin dito sa baba hanggang cylinder head, saka akyat doon. Kasi ang angat ng ulo, ano lang, mababa lang, kaya hindi pwede magbuo doon. Kaya dito magbubuo sa baba. So, galing na, karating pa lang to, galing machine shop. So, yan o, nakalagay pa yung mga higpit nila doon sa sigunyal. 180, tsaka 80. Ay, baliktad pala. Yan. Yan. Yan, 180 tsaka 80. Yan. So, kailang madali lang ang ano, ang 4BA1. Parang C240 din. Isang timingan lang. Wala ka nang ta-timing pag nakabit na lahat 'yan. Automatic 'yan, naka-uno. Pag naka tapat-tapat dyan sa mga number niya, automatic yan, naka-uno ka dyan. Hindi kagaya ng 4HF1 na nakahiwala yung injection pump pati yung camshaft, nakahiwala yun. So kita nyo naman doon sa mga dati kong vlog kung ano yung timing ng 4HF1. So papakita ko sa inyo mamaya, pupush lang muna natin pag nakakabit na yung mga gear, kung nagpakatapat-tapat na yung mga later.
So ayun na guys, tapos na. Hindi pa pala siya tapos. Ano pa lang, camshaft pa lang at saka papuntang Sigunyal. Yan. So ayun, pupokus ko lang yan yung timing ng Sigunyal. Papunta dito sa ito. Ito free wheel lang to. Walang connector dito. Free wheel lang siya. Itong isang gear. Kukunik lang siya papunta ng camshaft at saka papunta ng injection pump. So ito yung sa Sigunyal. Yan, double A tsaka ito single, magkaano yan. Tapos sa camshaft, ito naman. Yan, double B tsaka single B. Tapos sa injection pump, yan, C. Yan. Tsaka dun sa injection pump, dun nakalagay doon. Double C din yata. Hindi ko sure. Tingnan natin. Saan injection pump? So, ayan. Ito siya. So, hindi makita kung nasaan yung timing. Saan yung double? Ito. So, ayan o. Double C. So, sa pagitan niyang dalawang C na yan, doon nakapalasak din yung single C na nakalagay doon sa gear. So, automatic na yun. Pag nagtapat-tapat yan, automatic yan, nakauno. Nakauno lahat yan. So, pag nakabit nyo na to, natakpan na, dito na kayo magbabase sa pulley. Sa pag-tune up, dito na kayo magbabase dito. Dito ba? Ito yun eh. Halos takip na yun eh. Dito sa pulley. Nawala yung timing. Ito yung timing mark nya. Yan. Yan. Top dead. Tsaka fire. Tapos compression. Yan. So yun. Sa mga mekaniko dyan, alam yan kung ano yung sabihin nya ng top dead. Top dead center. Tsaka fire compression. Yan. Dito na kayo magbabase pag nag-tune up kayo. Ang katapat nito nandito sa bilo housing nakalagay. So hindi pa nakabit yung bilo housing kaya wala pa. So saan yung bilo housing para makita? Ah, ito. Yan. Ayan o. Ito pala makikita nyo pala yung ano, top tid eh. Ayan o, yung T na yan. T na yan. Yan. Doon. 8, 12, 16, 20. So ayan, sa mga mekaniko dyan, alam yan. Ito yung bilo housing. Dito na kayo magbabase pag nakasarado na doon sa kabila. Kasi yung 4, dito rin yan nakatapat. Pag naka-4 kayo. Kaya pag nag-ano kayo doon tapos naikot, yun ang problema. Kasi dito rin yan nakatapat kahit naka-4. Tapos yung 1 dito din. So may paraan naman yun para malaman. Ito. Sa silipan sa ano, injection pump. Ito, saan ba yung injection pump? Ayun, dito mga silipan. Ito. May mga silipan yan eh. Ito sa injection pump. Ito sa injection pump, ito sa camshaft. Yan. Kaya kahit nakasarado na sa kabila, dun sa mga timing gear niya, makikita nyo pa rin kung naka-1 ba ako naka-4. So, ayun lang. So, hindi pa kasi ito mabubuo ngayon lahat eh. Kasi may bilihin pa sa oil cooler. So ayan, shout out pa. Shout out kay Katagay TV. Bahala na kayo maghanap. Bahala kayo maghanap sa channel niya. Ayan o. So, siyempre pakisuportahan na rin yung Grasa TV.
Yan, original grasa. So yan o. Nakalagay na yung oil seal. Yan. Ito yung tumatagas kapag hindi na sira na yung oil seal na yan. Tagas lang is dyan. So ito naman, na-connect sa camshaft yung oil pump dito. Ito siya. Ito. Papunta doon sa ilalim. Yan. Oil pump. Para yung langis sa oil pan o sa crankcase, tinatawag crankcase, umakyat sa hanggang sa ano, hanggang sa cylinder head dun sa mga rocker arm niya para mag-lubricate. So yun, na nakuha nyo yung ano, timing 4BE1 Apple. Yan, tapat-tapat lang, hindi kayo maliligaw dyan. Maligaw lang kayo kung bulag kayo dyan. Kahit nga bulag siguro, marunong mga pa. Oh, yan o. Oh, yan. So, yan lang. Yung timing ng ano. Timing gear. Pag natapat-tapat na yan, okay na yan. So, sa pag-tune up, ganoon din. Pairing order. Tapos, ano. Uno. Tsaka dos. Tapos saka trace. Yun ba yun? Hindi. Ano? 1 to. Ay ano? Intake exhaust ng 1. Tapos intake ng 2. Tapos exhaust ng 3. Sa ano yun? Sa short meter yun eh. Yung dalawang ikutan lang ng pulley. Pero kung sa... Hindi, makita nyo naman yun. May vlog din ako dyan eh. Merong paliwanag lahat eh. Puntahan nyo lang yung vlog ko tungkol sa pag-tune up. Puntahan nyo lang. So yan, may bushing din yun. So yan, babay na sa inyo. Wow.